So for today's video vlog na mga sir ay mag-upgrade po tayo ng hydraulic clutch dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So dito po natin siya banday kakabit mga sir, at ito nga yung mga piyesang binili natin. So bumili po tayo ng left brake master ng pang Wave 125 or XRM. So complete set na rin po ito mga sir, meron na rin pong banjo bolt yan at yung takip niya rito. So may kasama rin po siyang brake hose dito, kaso mahaba lang po siya dahil pang likod po siya, bali 192 cm lang po yan. Ang kailangan lang po natin ay 90 cm. Tapos kailangan po natin ng brake and clutch fluid. So national po yung brand nito. Bumili na rin po pala tayo ng hydraulic clutch bracket dito sa Indonesia. So 15 days bago po siya dumating, nasa 200 plus lang po ito. So dito po natin siya banday ilalagay mga sir, so para hindi na rin po tayo magdi-DIY bracket dito, at para mas maganda na rin po siyang tignan. So aluminum po yung pagkakagawa niya dito, medyo hindi lang po maganda yung pagkaka-grind dito mga sir. So yan, imamaya po tatabasan pa natin yan. Tapos ito naman po yung RCB hydraulic clutch na S1 12.7 mm. So wag na po kayong mag 14 mm mga sir, medyo mahaba na po yun. So mga pang 155cc na po yun. So 125cc lang naman yung Honda TMX 125 Alpha natin. At bumili rin po tayo sa Shopee ng Earl's Brake Hose po rito, bali 90 cm po yung sukat nito. So ito po yung magandang sukat para sa hydraulic clutch natin. So sa Shopee lang po lahat yan mga sir. At dito nga po, dapat po kompleto po lahat yung mga piyesa ninyo para hindi po sumakit yung ulo ninyo. Tapos Stanley tools na rin yung gagamitin natin, Stanley, baka naman. At huwag nyo nga po pala sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At nakalimutan ko palang sabihin mga sir, kung gusto nyo pong umorder, meron po tayong ibibigay na link dyan sa description box or sa pinned comment. Check nyo na lang po dyan. Rerekta na po kayo dyan sa Shopee. So hindi po tayo madamot pagdating sa mga pinagbibili natin kung saan po natin siya binili. At shoutout din po sa mga pinagbilian natin, baka naman. Ayan, so tanggalin muna natin yung stock clutch natin dito mga sir. Yan, nakita nyo na nga po kung paano natin tinanggal yung stock clutch cable natin dito. Tapos tanggalin na rin po natin yung mga iba pang nakalagay dito sa left handlebar natin. So lahat po yan tatanggalin natin. So kung hindi po kayo marunong magbaklas kabit mga sir, ay para po sa inyo itong video na to. So i-tutorial po natin lahat, pati pagbaklas at pagkabit. So tanggalin nyo lang po lahat yan kung beginner pa lang po kayo. Pero kung alam nyo na pong magkalas kabit, pwede nyo na pong i-skip sa video na to. Tapos punta na lang po kayo dun sa pinaka-climax dito sa video tutorial natin. Pero mas maganda pa rin po na panoorin nyo ng buo itong video tutorial natin. Mamaya meron po kayong hindi napanood, tapos magtaka po kayo kung paano po siya kinabit, at kung may mga mali po kayong nagawa, hindi na po namin kasalanan yon. Mas maganda pa rin po na panoorin nyo yung video tutorial natin mga sir. At pagkatapos na nga nating makalag lahat nung nasa left handlebar natin, ay install na rin natin yung brake master natin dito mga sir. So kunin nyo po yung pang Wave 125 or yung pang XRM. So gayahin nyo po yung position nung pagkakalagay natin dito. So una po yung handle grip, tapos yung switch, and then yung brake master natin. So shoutout pala sa mekaniko natin dito sa bayaw natin na si Dongdong Hilario. Kung gusto po ninyo magpagawa, pwede nyo po siyang kontakin, at pwede po natin gawin
yung gusto ninyong gawin sa mga motor ninyo. Syempre, lagay na rin natin yung wire para dito sa mic clutch natin para nakikita po ninyo yung number dyan kapag ka nagdadagdag at nagbabawas tayo. Tapos, i-unboxing na rin natin yung RCB na hydraulic clutch natin. RCB, matagal na akong bumibili ng mga item ninyo. Baka naman. Ayan, simula pa nung nagbibuild tayo sa Mio natin, ay puro full RCB po yung nilalagay natin. So, dito mga sir, ilalagay na rin pala natin yung hydraulic clutch bracket natin. So, ipapakita ko po sa inyo yung tamang paglagay dito. So, kailangan nga po ganito po yung magiging itsura niya. So, mamaya po magtatabas po tayo dito sa bracket natin. So, ngayon nga lang po ay magsusukat muna tayo para matansya po natin. Kailangan po kasi diretso po yung rod dito. So, yung rod po dyan, yung nasa left side, dyan po yung mahaba. Papunta po yan dito sa may clutch natin, dun sa may makina natin. At kailangan nga po diretso po yung play niyan. Kasi kapag ka hindi po diretso yung play niyan, masisira lang po yung hydraulic pump natin. Tapos, tanggalin na rin po pala natin yung stock bracket natin dito para sa may clutch cable natin. So, hindi na po natin kailangan yan. Tapos, pagka natanggal na po natin yan, yung tornilyo po rito ay ibabalik natin para meron pa rin po siyang lock dito sa may makina natin. At yung mga stock po natin na pinagpalitan dito, wag nyo pong ibebenta yan mga sir. Itago nyo lang po yan dahil kailangan pa rin po natin yan in the future. So, dito nga mga sir, tanggalin lang po natin yung dalawang bolts dito sa may makina natin. So, gumamit lang po kayo ng size 8 na close wrench dito na T-wrench. Ayan, tatanggalin muna natin yung dalawang bolts dito. So, dito nga mga sir, gagamit po tayo ng pinagbabawal na technique. So, ganito po dapat yung pagkakalagay natin dito sa may bolts natin. So, ang problema nga lang po dito mga sir ay bitin yung bolts natin. So, ang gagawin natin dito ay magtatabas po tayo dito sa may hydraulic bracket natin. Pero kung ayaw nyo naman pong magtabas dyan, bili na lang po kayo ng mahabang tornilyo. So, yung kasukat din po nung bracket natin. So, yung dagdagan nyo lang po ng ganong size. So, kapag ka nasukat na nga po natin yan, dapat po kumakagat yung tornilyo natin dito mga sir. Kasi kung baligtad po yan, hindi naman po magiging diretso yung rod natin dito sa may hydraulic clutch natin papunta dun sa may kukonekta sa may clutch natin sa may makina. So, ganito po yung magiging itsura niya. Tapos, tatama po kasi yung kulay pula na pump dito dun sa may bracket. So, makikita nyo po yan. Baka magtaka po kayo at mali po yung makabit ninyo. So, dito naman mga sir, kung gagrinderin naman natin yung ulo nung bolts natin ay hindi napapasok yung T-wrench na tools natin dito. So, ang gagawin na lang natin ay magtatabas na lang po tayo dito ng konti lang para kumagat po yung tornilyo dun sa makina natin. So, meron naman po kayong dalawang choice dito. So, try nyo na lang po na bumili ng mahabang tornilyo. So, yun din po kasi yung iniisip ko kapag bumili po kayo ng mahabang tornilyo, baka hindi rin po diretso yung rod natin dito sa may hydraulic clutch natin. Kaya nagtabas na lang po tayo dito sa may hydraulic bracket natin. So, ganito na lang po yung gawin ninyong technique para hindi po sumakit yung ulo ninyo. So, optional lang naman po yung sinabi ko dito, sir, kung ayaw po ninyo magtabas dito sa may bracket. So, kapag katapos na nating natabasan at nasukat, syempre, lihain lang po natin para malinis po nating ikabit yung bracket natin dito para wala pong bakas ng pinaggrinderan. At pagkatapos na nga po nating malinis yung bracket natin dito, mga sir, ay ilalagay na rin po natin yung dalawang bolts dito. So, kailangan nga po mahigpit na mahigpit po yan, mga sir. At paalala ko lang mga sir, kapag ipapasok nyo na po yung rod dito sa may bracket natin, ilagay nyo muna po yung isang nut dito at ipasok nyo na rin po yung kabilang nut dyan para mag-lock po yan dito sa may bracket natin. At kapag katapos nga po yan mga sir ay susukatin po ulit natin yung haba dito. So ang gagawin natin dito ay sagad-sagad dito sa may bracket natin. So meron pong ruskas dyan, makikita nyo po yan. Tapos ikakabit na rin natin yung rod natin dito
sa may clutch natin mga sir. So kailangan po ganito po yung magiging itsura niya para malaki po yung play kapag ka naglalaro po tayo dito sa may clutch natin, kapag ka nagdadagdag at nagbabawas po tayo dito. Kapag ka naayos na nga po natin yung hydraulic clutch natin dito mga sir, ay higpitan na po natin yung dalawang nut dito sa may magkabilaan dito sa may hydraulic bracket natin. Pagkatapos nga niyan mga sir, ay install na rin pala natin itong hydraulic hose natin dito sa may hydraulic clutch natin. At pag na-install na nga natin yung hydraulic hose natin, ay magre-refill na po tayo dito ng brake fluid mga sir, or hydraulic fluid dito sa brake master natin. So dito nga mga sir, magbe-bleed na po tayo dito. So ang gawin nyo po dito mga sir, ipump-pump nyo lang po yan or piga-pigayin nyo yung lever natin dito. Tapos ang gawin nyo dito mga sir, yung sa may bleeding ng hydraulic pump natin dito, ay paluwagin nyo lang po siya. Tapos i-bleed-bleed lang po natin yan, piga-pigayin lang po natin hanggang sa bumaba po yung fluid dito sa may hose natin papunta po dito sa hydraulic clutch natin. So kailangan nga po meron pong lumabas na fluid dito. At baka mabas na naman tayo ng mga galing-galingan dito, bakit daw hindi tayo gumamit ng hose dito sa may bleeding ng RCB natin. So hindi na natin kailangan yan mga sir, maglagay na lang kayo ng basahan dyan. So wala po kasi tayong hose, pero kung meron po kayong pera dyan na pambiling hose, pwede nyo pong ipadala yan sa GCash natin para meron po tayong proper tools. So nakita nyo naman po, tumatalansik po yan. So wala kasi tayong hose dito, may pambili tayo ng pyesa pero wala tayong pambili ng hose. So, dito nga mga sir, buhusan lang po natin yung mga part na natalansikan ng fluid dito sa makina natin. Kasi kapag hinayaan nyo lang po yan mga sir, ay bukas po kupas na po yung pintura ng motor nyo dito mga sir. So papangit na po yan, medyo matapang po kasi yung fluid dito mga sir. So dito nga mga sir, after 10 minutes ng pagbibleed natin, yung pagpapump natin dito sa brake master natin, ay kung mapapansin po ninyo, gumagana na po yung RCB hydraulic clutch pump natin dito. So takpan nyo na po yan ng rubber dito mga sir, so okay na po yan. At dito nga mga sir, marami pong natapon na
brake fluid dito or hydraulic fluid. So magrepill lang po kayo. Dapat po yung minimum lang po dyan, huwag nyo pong ganong pupunuin kasi titigas po yung pigaan ng clutch dito mga sir. So dito nga mga sir, may makikita po kayong glass dito sa may brake master natin. Hanggang dun lang po sa dulo ng glass yung minimum nyan mga sir, huwag nyo pong pupunuin yan. Kailangan nga po meron pong konting hangin dyan kasi kapag pinipiga nyo po yan, yan po yung sa may hangin nya para magplay po yung hydraulic clutch natin. So dito nga mga sir, magte-test drive muna tayo ng ginawa nating RCB hydraulic clutch dito sa Honda TMX 125 Alpha. Sakto lang. Hindi siya nagde-delay. Center sun mga tol, tapos yung magka-clutch ka. Malambot? Sa yun, sasubukan ni Raymond Castañeda. Shoutout. Ganda daw yung play. So okay na nga po yung pag-bleed natin dito sa may hydraulic clutch natin. So may mga nagsasabi po na pangit daw yung hydraulic clutch kasi nagde-delay daw po yung pag-clutch natin dito pagka nagdadagdag or nagbabawas po tayo. So nasa tamang pagkabit lang po yan at nasa tamang pagtono ng pag-bleed natin dito mga sir. So kung pangit po yung pagkaka-bleed ninyo or mali, talagang magde-delay po yan mga sir. At syempre dito na nga po pala magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano mag-install ng RCB hydraulic clutch dito sa Honda TMX 125 Alpha. Pwede po yan sa mga Rusi, Motopush at iba pang manual na motor dito. At dito nga po natin binili sa Shopee. So i-click nyo na lang po yung pin comment dyan. Nandyan po lahat yung mga piyesang pinagbibili natin dito sa motor natin mga sir. At huwag nyo po pala sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know.